yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naglalabasan na ng baho at nagbabatuhan na ng akusasyon itong sina Sara Duterte at ako Bicol Representative Zaldico. Dito po kasi sa kanyang interview kay Sara, siniraan niya si Zaldico at si Martin Romualdez na nagko-control daw ng budget ng lahat ng sanggay ng gobyerno. Isa daw itong dahilan kung bakit hindi na siya sisipot sa ikalawang budget hearing ng Office of the Vice President. At ito rin daw ang isa pang dahilan kung bakit nagbitiw siya bilang kalihim ng edukasyon para po sa karagdagan pang mga sinabi ni Sara laban kay Zaldico at Romualdez. Panoorin po natin ito. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So, maiintindihan nyo, di ba? Bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion
At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa iyo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. May buweltang sagot naman dito si Ako Bicol Representative Zaldico laban kay Sara Duterte. Ayon po sa kanya, Tatak Duterte ang pangbubudol nitong si Sara at piking tagapagtanggol daw laban sa korupsyon ang ipinapakita niya at kung ano-ano pa. Para po sa karagdagan pangbanat ni Zaldico kay Sara, panoorin po natin ito. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong Tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking pagkontra sa korupsyon at ngayon peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas
na may ganun kadaming security. May sarili pang vice presidential security group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sang katerba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na daladala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamigitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilin lang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao live sa TV at internet kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang, parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy niyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na ipanggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso.
Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially, napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary? Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Notriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral? Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education? At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Again, pambubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Ang kala nilang taong bayan, hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang membro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong membro ng bicameral conference committee after the budget deliberation ng House and Senate, meron pa pong bicam na mag-uusap ang dalawang kong upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan, public. So, hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Hila po. Yan po mga kabunyog, na panood po natin ang batuhan ng paratang at maanghang na akusasyon laban sa isa't isa. Malinaw na at hayagan ng bumabangga si Sara laban sa mga Marcos at Romualdez. Ngayon na nangyayari ito, posible bang gumalaw na ang mga Marcos na i-impeach itong si Sara balang araw? Dahil sa hayagan nitong kinakalaban ang administrasyon. Abangan po natin ang susunod pang mangyayari. May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.